Hello everyone! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang matinding bakbakan na magaganap sa Miss Universe Thailand 2023. Kasi naman, magsasalpukan ang dalawang heavy favorite na candidates na sina Antonia at Vina. At just in case isa man sa kanila ang manalong Miss Universe Thailand 2023, may laban ba kaya ang ating pambato na si Michelle D? Ayan ang ating pag-uusapan. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para naman po manotis kayo kung meron time bago upload ng videos. At pwedeng-pwede rin po kayo follow sa ating mga social media accounts. So, subscribe na! Hello everyone! Okay, start agad! Unahin na natin si Vina na ilang beses susubok para makuha ang crown ng MUT. In fairness naman kay Vina, kada sali niya, laging pasok at laging muntik na makuha ang crown. Ang kaso kasi, after ng laban niya noong 2020, wherein first runner-up siya, nag-anong siya na ikakasal na nga siya. So, ang mga panay na lungkot at nanghinayang dahil nga sa potential nitong babae ito. Pero ang stars ng universe nag-align sa kanya kasi nga pinapayagan na ang married woman to compete, kaya ang Miss Universe Thailand nagkaroon na din ng adjustment. Kaya ang mga Thai fans, even Pinoy fans na rin, talagang naging masaya kasi nga once again, makikita natin si Vina sa national stage. Tignan nyo guys, no? Akala natin wala na talaga si Vina pero andyan siya ulit. At every time na sumasabak si Vina, talagang may mga candidate siya na nakakabangga talaga na malalakas talaga. Like ng 2020, andyan si Amanda at saka si Kunika. Tapos way back here, 2018, nakabanggaan naman niya ang Paulina Vega ng Asia na si Sophie Dante. Charot lang. At this time, so another matinding kalaban na naman ang babanggain ni Vina na si Antonia na nakapagdala na ng karangalan sa Thailand kasi nga naging Miss Supranational. Ito naman si Antonia after manalo ng Miss Supranational, talagang napipisil na lumaban sa MUT kasi nagko-compare siya kay Maria noong 2017 na ang layo ng narating. Pero itong si Antonia, kung maka-Vina ka, talaga nakakatakot talaga si Antonia, no? Kaya ang mga Taiwanese, hindi nila alam kung kanino sila papanig. Kay Antonia ba or kay Vina? Ngayon, sa vlog natin, susubukan natin pagtapatin si Antonia at si Vina based sa kanilang capabilities like sa beauty, body, brains, and sabarin natin ang stage presence. Tingnan natin kung sino ang lalamang. Kung beauty or mukhaan lang, walang tulak kabigyan yung ganda nila. Kaya magpataob ng kapwa magaganda sa Miss Universe stage. O nga pala guys ha, kaya naging love ng mga Thai people si Celeste kasi nga sabi nila may similarity si Celeste at Vina. Knowing Celeste, halimaw talaga ang ganda. Ang pinakaiba nga lang ni Vina at Celeste, mas buhay na buhay ang personality ni Vina at relatable. At si Antonia naman, no need to explain na kasi nga, nagawa niya na magpataob kasi nga, corona, di ba? At sa body naman, parehas naman maganda ang kanilang proportions. Siguro nakakatalo lang sa height. Kasi ang height ni Vina ay nasa 5'10". Tapos si, si Antonia naman ay nasa 5'10". So, sobrang liit lang naman ang gap. For the stage presence, obviously, pinakain ng alikabok si Antonia kasi pasabog talaga ang walk ni Vina. Ang nakakatakot lang kasi parang unbothered si Antonia during that challenge eh. Ano nyo, ito eh, ipa-flash ko na lang dito. Pero ang mga panay like me na bothered for Antonia kasi yung walk niya same lang nung sumali siya sa Supranational. Parang walang progress na nangyari at ang mukha hindi masyado gumagalaw.
Tapos ito naman, for their communication skills, kung ordinary interviews lang or mga casual interviews, parehas naman sila nakakasabay. However, nagkakatalo talaga sila pag nasa ibabaw na ng stage wherein meron talagang pressure. Kung kanina pinakain ng alikabok si Antonia dahil nga sa pasarela ni Vina, this time si Vina naman ang kumain ng alikabok. Kasi nga, sobrang powerful ni Antonia during the keyword challenge. Ang maganda naman doon, si Vina kaya pa din pero mas lumamang lang talaga si Antonia during the challenge. Kasi guys, kung magbabackcheck tayo, kung si Antonia, given na talaga na makuda talaga si Antonia. Pero kung babalikan natin si Vina way back year 2018, kita naman natin na dun talaga siya nagkulang. Pero way back year 2020, nakita na natin improvement at ngayon, at nakita natin yung progress. Plus, mas buhay na buhay talaga yung personality ni Vina. Kumbaga, si Vina, mas confident talaga siya this time. At saka si Antonia naman, ganun pa rin, queenly pa rin ng aura. Tapos guys, add ko na rin yung ano nila ha, edad nila kasi malaking factor to. Kasi nga, sure na may isang maliligwak. At isang maliligwak, tingnan natin kung kaya pang bumalik by next year. Kung si Vina ngayon, she's 27 years old. Tapos yung birthday niya kasi April 16, 1996. So, kung maligwak siya ngayon, by next year, pwede pa rin siya. At saka si Antonia naman, ang birthday niya ay November 2, 1996. So, as of now, 26 years old pa siya. So, bali magka-27 pa lang. So, just in case si Antonia maligwak, pwede pa siyang bumalik by next year. However, there's a policy sa Miss Universe Thailand, kapag runner-up ka, kunyari ngayon runner-up ka, the following year, hindi ka pwedeng sumali. Pero I don't know ha kung applicable pa rin yung ganong policy sa Miss Universe Thailand. Pakicorrect na lang ako guys ha sa comment section. Ito na guys, based na na-discuss natin, talagang magpapang-abot talaga si Vina at Antonia sa top 3. Kasi nag-research din ako about sa mga candidates sa Miss Universe Thailand. May mga nakakasabay naman in terms sa communication skills or kudaan. However, hindi na makasabay when it comes sa beauty, popularity. Eh, si Antonia at si Vina talagang sila yung may say. At kung isa man sa kanila ang manalo as Miss Universe Thailand 2023, malapit talaga ang corona sa kanila ng Miss Universe after nila maligwak ng dalawang beses. Kasi tingnan naman natin yung kalibre itong dalawang to, no? Talagang kayang-kayang makipagbartagulan sa Universe stage. At ito na ang inaantay niyong malaking tanong. Kakayanin ba ng ating pambato na si Michelle Lee banggain ang isa kay Vina or Antonia sa Universe stage? For me, kailangan talaga ni Michelle Lee na mag-double time kasi sobrang mahihirapan talaga siyang patawbin ang isa kay Vina at Antonia na i-discuss po natin sa susunod na video. Ayan guys, mag-comment kayo sa baba kung kay Vina kayo or kay Antonia kayo at bakit. Pabasahin ko yung mga comment nyo. And I hope guys, naging gentleman kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give it a thumbs up. At kung bago pala kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is Arya Ignacio. See you all sa ating next vlog. Bye-bye!